There's something in my heart. There is something that makes me smile, yeah. In the middle of a cloudy day, when all the things don't look my way, I've got something to cheer me up and that's your smile. You're smacking me. Hello from New York City. My name is Lawrence Sumalong. I'm a photographer, and I know Cassie through not only his kindness, but also a very long period of shooting in 2012. He opened up the doors to the film center, and it was just more than that. It wasn't just photographing. I really got to know Cassie on a very, on like a, the level of brotherhood. And his kindness and his love of music was something that we really, really connected on. And I guess when we're remembering him, it's, you can understand Cassie basically through his prolific music career. I think he was ahead of his time with the Marginals and all the influences that he put into his own music. He's always, and also kindness and generosity is something that I think is a really big thing that a lot of us can connect to. He opened up his doors to his studio, his recording studio, the film center itself for shoots. A lot of things that happened for me, or at least that particular time in 2012, were because of just being in Cassie's social circle and him letting me be there and hang out with him, talk to him. At that time it was with Jason Moon was still around, Jerry, who else, Eugene, and the whole sort of cast at Film Center and at the Amazing Show. It was really, when I look back on it, it's like just one of the fondest times of my life. It's like kind of the purest expression of what living your art can be, because it was just kind of like every day was something new. At the Film Center, I would roll in, talk with Cassie, hang with him, drink, hear him play some music, play with other cats and other people like that. And it was just a lot of fun. And at some point, it really didn't even feel like photography or whatever the hell we were doing back then. It was just for the pure spirit of being with each other. And I think Cassie brings that spirit into any relationship, and that's what I really continue to connect with and learn from him. And also, even though I'm here in the States and he's in Manila, every time I was there, I would try to see him, because it was important to just maintain that and to continue that that connection, which just will never die, because it's something that's more than just sort of a connection in the flesh. It's more about what we believe in and the music that we like and the emotions behind that and all of that, which I think is what makes life worth living. And so I've put together a couple of clips that no one has ever seen. I'm not even sure if Cassie has seen them. It was from that time period in 2012, just kind of shooting different things. And so without any context, it's just Cassie being Cassie and just me being there. Yeah, so enjoy. Welcome to my fucking world. I met a kid. He's from New York. Found me on the fucking internet. Keep going.
cutting too high. With the curtain line, shadows in the wooden bowl. Porque may pera ka, ganya ka manduro. But Papa, I just thought that you should know. Guy, I want everybody to like me. Sometimes that ain't gonna happen. Thing is, all I saw is me now. Cassie, happy birthday! Yung nag-post si Cassie about sa eulogy, kung yun yung pag nawala yung isang tao sa kamis na salita, about anong yung nagawa niya, anong klase siyang kaibigan, o katropa, kapatid, kapamilya. Yung ano ko yun, wow! Kakaiba, di ba? Na yung ang ganda ng concept niya na before ano yung birthday niya is maririnig niya kagad yung mga habang buhay pa siya maririnig niya yung mga kaibigan niya na magsasalita sa kanya. So di ba kagayain ko to, promise kasi ang ganda ng ano niya concept kasi para malaman mo yung mga taong mahal mo at mahal na wala pagkabata, mga kaibigan mo, payback din. Tapos, di ba, abang buhay ka pa maririnig mo yung mga greetings nila sa'yo. Kasi masyadong old school na yung happy birthday, di ba, sa mga comments, happy birthday, wish all the luck. So, ang ganda nung ano niya, nag-isip. Kaya ako din, gagayain ko rin yan para malaman ko yung mga nambabarat sa akin, kung greetings sa'yo, mahal ako. Ayun na si Cassie, panood ko siya sa Punk Night. Sabi ko, sino kaya? Kasi ang mga musician niya si Agis, Oscar, si Oka. Then sabi ko, ang first impression ko sa kanya is parang suklado siya. Parang lang. Hindi ko siya pinapansin nun. Tapos nung tumugtog siya, lalo na yung kinover niya yung mga new way, parang, ha! Wow! Ang galing pala niya. Ang galing. Ang galing niya mag-purple. Tapos nalaman ko kay Joy.
siya pala siyang pioneer ng scallop. Kaya, wow, diba? Eh, nung nag-return yung Kalawag, ano sa concert sa B-side, andun ako. Hanapin ko nga yung video kung meron ako nakikabit. Well, ayun, then, so nung nag-message sa messenger, hi, hello, ganun. Ang cool! Kasi alam mo, reply niya sa akin, oh, you know, sama ka naman sa mga gatherings, or sama ka kaila, ano, pag may mga nangunumuhan. Kaya sabi, sige po, pag ano, pag hindi na busy. So, time goes by, ayun. Nagustuhan ko sa kanya yung marunong siya mag-appreciate. Hindi ko kalain, pinost niya yung picture na i-post ko about him. Tapos, sabi niya, thank you, Jillian, diba? Parang, wow, diba? It's, akala kasi na iba, porque yung simple thank you, napakalaking bagay na yun. Kaya nung sinabi niya yun, knowing niya, di ba, na appreciate niya. So, nung birthday ni Oka, nag-invite siya si Oka, ginanap dun sa, ano, sila kasi yung sa kanyang paradise. So, nung nakita kami dun, uy! Oh, buti na kapunta ka. Ganyan. Oo nga, tagal na eh. Kasi, hindi ka na pupunta eh. Eh, alam mo yun, yung kala mo napaka-warm nung pag-welcome sa'yo. Wala ka makitang halong, ano, eklabo. Basta, natingin mo kagad na you're welcome to this place. Tapos, minsan, ano nga eh, nabiro ko pa siya. Hindi naman biro, pero totoo yun. Kaso, nag-ECQ eh. I mean, nag-pandem. Sabi ko, hindi sa birthday ko, ano ah, gaganapin dyan yung sa place mo. Tapos, eh, hindi yung partner niya. So, sabi ko, sa partner niya ako nag-salita. Sabi ko, so, uy, please ah. Sabi ko, sa birthday ko kung pwede, hindi ko ganapin. Tapos, nangiti yung partner. Sige, sure. Bumalik ako kay Cassie, sabi niya, oh, okay. Sige, pag-usapan na lang PNP. So yun, masasabi ko sa kanya, napakabalik niya. Friendly, and paniniwala ako na matulungin din siya sa lahat, sa mga attention, sa mga... Kasi, makakita mo na love siya ng mga tao. Dun sa mga, ano niya, dun sa mga kitaan ng galit or mga kung ano nung post sa Facebook. Purely ano talaga, purely love. Yung spread niya love. Sila lang partner niya. Parang yung mga iba sana all. Ayun, happy birthday. Happy birthday. Marami pang birthday. Para marami rin akong masabi. Marami pa akong masasabi. Marami na wala na rin yung pandemic, gusto para marami pong samahan ang nangyari, mapanood pa kita ng live sa ano, sa Facebook, live na tumutog ko para marinig ko yung mga sarili mong gawa. And sa mga hindi pa nakakalala sa kanya, napakabait niya. Pero wala naman nakikinig sa akin na hindi siya kilala. Kilala siya. Napakabait mo. Yun. And wala na akong masabi. Meron pa pala akong sasabihin. Yung mga nandiyan, mga litsong kawali, litsong ano, yung mga biyahing langit na pulutan, ready na yan. Mga alak na bumabaha. Kampay sa'yo. Yes. Kasi, happy birthday. Yes. Wala akong boto ko. Ito pala. Kampay! Kampay! Good evening. Kami ni paring Cassie, Kasmot
also known as Kasmut. Nagkasama kami niyan sa Saints ko. My first full-time job, pero my second job kasi nag-start ako magturo sa Philippine Women's, PWU. Sama ko si Roger doon, parang Roger. Pero dyan sa Saints ko, dyan ko nakasama si Cassie. Si Cassie na cute-cute, medyo maliit, medyo chubby, pero bato-bato, as in bato-bato. Naging close kami niyan kasi nung mahilig pala siya sa music, sa nalaman ko mahilig siya sa music. Tapos tama-tama, syempre, musikero din ako, mahilig din ako sa music. So banda-banda. Tapos na si Kasmut mahilig pala sa motor. Kaya ako marunong na ako magmotor, sanay na ako magmotor, si Cassie hindi pa. So tinuturuan ko siya. Ang ginagawa namin ni Cassie, from time to time ninanakaw namin yung hinihiram, from time to time, pero madalas ninanakaw. Ninanakaw namin yung motor ni yung Yamaha ni Altonaga ni Martin. Ninanakaw namin minsan lunch, minsan hapon. Uuwi kami sa kanila sa Pateros. Tapos doon nakilala ko si nanay, ever dearest nanay niya na nabubuhay pa. Pagdating namin doon, wow, kain, matinding kain. Si nanay kasi mahilig magluto, kaya nakakatuwa talaga si nanay. Hindi ka rin makalimutan yun sa Pateros. Lagi kaming umuwi doon. Pag walang magawa o kaya biglang mayroon naming oras, uwi. Kain. Tapos, pag nandun, ginagawa-gawa namin yung motor, pinagtitripan namin. Tapos, from time to time, tinuturoan ko na siya. Later on, marunong siya, bilis lang. Kasi parang bisikleta lang naman eh. Yun, those are the days na motoring. And a few other adventures namin, yung sa music naman, napakahilig pala ni Cassie sa banda. So, ako din mahilig mag-double, not necessarily sa magaling. Pero pwede na rin. Meron akong mag-gitara, medyo nakasabay ako sa drums. So, yung isa sa mga memorable na experiences namin, nagtumugtog kami sa, first ever na tugtog namin sa banda sa school, sa Saints ko. We brought the house down. Sabog talaga yung sumasabog talaga yung auditorium na yun, hindi ko na matandaan. Basta yung auditorium sa Saints ko. So lahat ng ng high school students nandun. Since walang pwedeng mag-drums, ako na lang ang nag-drums, so inaral-aral ko. Aral-aral, tapos si Cassie yung lead guitar and vocalist. Tapos si Capri ang bass player. Yun. Saya-saya naman. Talagang sumasabog yung Ano ba yung kinanta natin noon? Ano ba yung kinanta namin noon? Parang Hall and Oates yata or something like that. Tsaka yung paborito ni Cassie na hindi ko patandaan. Hindi ko na matandaan. Basta, mellow music yun. At saka yung, should I stay or should I go yata yung na rock. Na whoever, I couldn't remember. Basta, talagang wow! Siga, ang lahat na estudyante. Sikat na sikat si Kasmut. Big time na big time. Yun, sobrang saya ng mga araw na yun. Hindi ko pa rin malilimutan nyo hanggang ngayon. Kasing kabang-kaba ako nun. Kasi talagang malakas ang loob. Nasa gitna talaga siya talaga. Ay, naka. Those were the days. I feel so alive. Pag naalala ko yun. It was where
young days namin. Yun. So, and the other, syempre, yung mga ano namin, mga adventures namin, mga tawag doon. Minsan, tutugtog si Cassie sa mga, tumutugtog si Cassie, tsaka si Edwin, yung kasama ko sa bahay dati sa, ano, El Ginto. Tumutugtog sila doon sa harap ng UST, I can't remember the stupid name. Yun, mihintayin, sumasama-sama ako sa kanila doon. Tapos, I can't forget yung mga relentless na, ano namin, mga inuman namin. Walang tigil na mga inuman. Kahit di ako marunong uminom, pinipilit ka. Hanggang isang beer o dalawang beer, sumusuka na ako. Tapos, syempre, I'm very sure hindi makalimutan ni Cassie yung heartbreak ako. So, uminom kami. Kasi sila lahat ng apata, parang Cesar, si Tikyo, lahat. Inom kami dun sa Mayan ba yun? Sa malapit sa the hell's that place? Hindi ko alam kung Aristocrat or malapit sa Aristocrat. Basta doon kami nagpupunta-punta. Doon sa may Dewey Boulevard yata or something. Ngayon, inam-inam doon. Napinilit ko talagang ano. Ang lalakas nilang uminom. Tandway pa. ESQ. Ako hindi ko kaya talaga. Nakakapangit ng mukha. Tapos, I can also remember yung mga girls, yung mga crushes. Siyempre, kanya-kanya. Hindi naman nawawala yun, mga bata pa kami. We were just in our early 20s. Kasi nga, pinakabata . Kaya, siyempre, hindi mawawala yun. But that's okay. Normal lang naman. Ayun. Yan natatandaan ko. Until such time na, ayun, nagkaroon na kami ng strike. Yan, nagkahiwa-hiwalay na kami. But those were very, very happy moments. Paring kasi, kung nandiyan ka lang, I appreciate it. I appreciate your friendship, pare. Ang saya-saya natin. Kaya, ito, ako, nandito na lang sa bahay ngayon, nagpapalaki ng, alam mo na, nandiyan. Siyempre, nagkaroon ako ng problema sa puso, pero trying to live my life. So, in your honor, I dedicate this, konting piano adventure. Tignan mo to. Baka mataypan mo. I mean, it's for you. Palpak-palpak. Of course, yung piano, wala na sa tono. Wala akong pampatono, tsaka marami pang mali. Pero I'm trying na pina-perfect ko, kaya lang siyempre mahirap. Pero para sa ito, pare. Thank you.
Yung isang kasi, napakabuti yung tao niya na kapag sinabi ko na mag-firing ang tropa, walang pinahihindihan niya. Isang kasi, happy birthday. Maaaring naalala niyo kami sa pagawa namin sa school. Ito may Sir Ninong. Happy birthday sana sa ating dalawa, no? Pero sobrang makakabigla yung balita. Paano ba ako magsisimula? 11 years ago, nung una tayo nagkita, and for an interview, nag-apply ako bilang secretary mo, and tumatak sa'yo yung lahi ko na German Shepherd. From then on, sobrang hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng impact sa akin, sa personality ko, na magiging isa ka sa mga paborito kong tao. Dahil sa, during the time na natatrabaho sa'yo, malaki yung naging development sa personality ko. Siguro, some people may not understand your style, your passion into music, your passion to work. but that's something na natutunan ko sa'yo during that time. Yung mga panahon na nakaupo ko dun sa sulok while waiting for you, na-realize ko na you're doing things that makes you happy and wala kang pakialam sa paligid mo, or you know, usang ka masaya dun ka kahit na minsan nahihirapan ka, you won't show them. And me, as part of me growing up, na-realize ko I should do something na kagaya ng ginagawa mo. I should have to find myself kung saan ba talaga ako magiging masaya at kung saan talaga ako mag-grow. Kaya kahit na napakahirap, daig ko pang nakipag-break sa jowa ko nung napapaalam ako sa inaalis ako. Alam ko na with that, mag-grow ako because it's something na natutunan ko sa'yo. Nakakalungkot lang kasi dapat, yun nga, dapat nag-celebrate tayo ng birthday. Pero yun, sana kung nasaan ka man, masaya ka. Isang bagay lang din kinakalungkot ko kasi hindi mo man lang ako nabigyan ng chance na ilakad kay Kuya Joey, na best friend mo. Yun, but seriously, maraming salamat, Sir Cassie, Sir Ninong, na hindi man natuloy person na in person yung pagiging ninong mo sa kasal ko, but you're the first person na pumasok sa isip ko na hindi dapat mawala sa special day ko na yun. But because of this pandemic, yun nga, hindi natuloy, pero deep in my heart, sa invitation lahat nandun ka. Na-excite pa naman ako noon kasi sabi ko, after long year, magkikita na ulit tayo. Kung nasan ka mo ngayon, sana masaya ka. Sana yung music mo nadala mo pa rin dyan. Keep singing. Hindi ka man na manamin makakasama personal, but your music, Your memories, lahat. Pag-uunin namin lahat yun. Isama kami magpunta. Yan. Maligayang biyahe.
Happy birthday, Cassie. Happy death. Well, bakit ko nasabi happy? Well, before anything else, we've been together, Cassie, shooting, drinking, eating, chatting, and talking anything under the sun. You're always there. When I come to you, amazing, in an amazing show, andiyan ka lagi. I'm still here in Kuwait. You left early. But we've been talking, chatting, calling you through Messenger. I promise you, we're gonna drink, we're gonna eat, we're gonna shoot. Then suddenly, go first. Anyway, lahat naman tayo talaga pupunta dyan. Pero nauna ka, daya mo. Well, why did I say happy death? Because we have to accept the Lord made the decision. He took you first and He will take us all. Well, it's so sad to hear. I'm gonna miss you. But one good thing, we'll see you there. I'll see you there. And please pray for us here while you are there with the Lord. Thank you. Adios. So kasi kapatid, we have to part ways. We have to go. Nagpalit lang ako ng damit kasi dapat pala itim. When you're kanina on your birthday, that's white. Now, black. Because of your happy death. Happy death, gonna miss you. Huh? Okay? And so long with all our friends out there. Bye. Teka, hindi mo nasabi paano ka namatay pala. Eh, pinapagawa mo sa amin lahat ito. Hola, amigo! Nakapaps, nabigla naman ako sa pangyayari. Nung nakita ko yung picture mo, di ko alam kung malulungkot ako o matatawa ako eh. Kinabahan talaga ako, Paps. In fairness, ganda mo sa post mo, ha? Hindi lang talaga ako sanay. Hindi ako sanay na nakikita mukha mo na hindi nakatawa. O kaya hindi nakanganga. Pero sa totoo, salamat. Salamat sa lahat. Especially sa pagtanggap mo sa akin bilang kaibigan mo. Maraming salamat sa masayang memories na ating pinagsamahan. Hindi lamang sa range, kundi pati dyan sa office mo na ginawa natin lungga sa pamagahan na halakhakan hanggang sa alam mo yung hindi ko na alam yung tamang daan kung paano ako uwi. alam mo yun. Nakapag, maraming salamat sa lahat-lahat. Ikaw ang the best. Kaya kung naririnig mo itong mga sinasabi ko, lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita bilang kaibigan, bilang kuya,
bilang isang magaling na mentor pagdating sa larangan ng barel, ng pakikisama at pakikisama. Ay! Nakulo. Kaya tinuturing kita isang boss, manager, amo. Teka ha, baka mapagkamalan ako isa sa mga alaga mo dyan sa amazing. Nako, wish ko sa iyo, Paps, ngayong karawan mo na sana ay maging masaya ka pa sa buhay na meron ka. Dahil alam ko, marami ka pang mapapaligaya, marami ka pang mapapatawa, at marami ka pang matutulungan. In other words, marami ka pang purpose sa mundong ito. Kaya salamat sa lahat-lahat. Ikang hindi pa tapos ang halaga mo sa mundong ito. Kaya ang masasabi ko sa iyo, bumangon ka dyan! Babarik pa tayo eh! Happy birthday, Pops! Love you! Nakakabigla na talaga yung mga nangyayari sa mundo. Ilang sa Pilipinas. Ano na nangyari sa kasi? Bakit naman iniwan mo kami ng asyado pang maaga? Naalala ko dati, sabi mo, good ka na hanggang 60 years old. Eh, ilang taon ka pa lang ngayon? Meron ka pa sana ng mga 6 years pa. Diba? Inagahan mo naman masyado. Siguro ito na yung time para bagay dati ko pa naman sa'yo sinasabi na salamat, napakalaking ambag mo sa buhay ko. Marami akong mga bagay na natutunan sa'yo at marami rin akong mga karanasan na talaga namang hindi malilimutan, lalo na yung pagdating sa baril. Naalala ko pa dati, ako pagalingis sa mga kalat mo, sa mga chicks mo, kadami mo naman talaga kasi babae. Ang dami mo, ano, lovable ka kasi, kaya hindi rin natin sila masisi. Pero yung ganito, hindi ko din ini-expect na gagawa ako ng ganitong video ng ganito kaaga. Kasi ang usapan hanggang 60 eh. So, dapat may 60 eh. Ilang years pa bago pa mag-60. Nagaganin ito na tayo. Kakalungkot lang talaga. Pero sana, happy ka na ngayon kung nasan ka man. At gabayan mo na lang kami. Hanggang sa muli. Hindi ka namin malilimutan. Paalam. Nakauki ang pangalan mo. Parang ibang lyrics na yung kuya. Sa aking pala, ang iyong pangalan. Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Sir, are you having fun?
Ang interlude. There. Kasi nga sir talaga. Ganun talaga to. Pagka pagod na. Pagod na talaga yan. Sabi mo lang, nagpunta ako dito. Bumabati ako ng advance happy birthday. Dalgasi. My brother. I really wanted to share forgotten dreams. Go through the motions of moving from afar. Feel the safe I'm reaching for the star. But each drop of hopelessness amounts to what could be a raging sea. It could be springtime, I'd meet her at the gate. If beauty ever comes to those who wait. Castles in the air, if only they were there. Just like a big love affair, those castles in the air. So let me look into the windows of your soul. Let me make the most of what I'll never know. We'll eat forbidden fruits and sing our favorite songs. And never tell each other we were wrong. Which drop of tenderness you give would be another reason why I want to live. Would be another chance to sink beneath the stars and whisper to each other in the dark. Castles in the air, if only they were there. We'd be so free and unaware, watching castles in the air. Why should a lonely person care? What can a lonely person share? A broken heart is much too hard to innovate. Cause beauty never comes to those who wait. Romance is a word that could be seen but never heard. Hell, I don't even know your name. But castles in the air, we were almost there. We almost shared castles in the air.